Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa pagpapahayag ni Jesus ng kaharian ng Diyos, mayroong mga tumugon at naging tapat mula pa noong una at mayroon din namang tumugon sa takipsilim na ng kanilang buhay. Naway maging kasangkapan tayo ng Diyos tungo sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos dito sa mundo. Magalak tayo sapagkat bawat isa sa atin nauna man o nahuli sa pagtugon sa panyaya ng Diyos ay binigyan niya ng pagkakataong makibahagi sa pagtatag ng kanyang kaharian. Ipinagdiriwan natin ngayong ang pambansang linggo ng manlalayag at mga migranteng Pilipino. Ipagdasal natin ang mga manlalayag at migrante na sa harap ng mga pagsubok at paghihirap, manatili nawa silang matatag sa kanilang pananampalataya at maging tapat sa kanilang pamilya. Mga kapatid, upang tayo ay maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Sa mga pangyarihan sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mo ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami ay pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Hanapin ang Panginoon samantalang siya'y inyong makikita. Siya ang tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masamay dapat nang talikdan at ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manunumbalik, lumapit sa Panginoon upang kahabagan at mula sa Diyos matatamo nila ang kapatawaran. Ang wika ng Panginoon, ang aking isipay, di ninyo isipan, at magkaiba ang ating daan. Kung papaanong ang langit higit na mataas, mataas sa lupa, ang daat isipan ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalangin tao. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalangin tao. Aking pupurihit pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil na magpasalamat magpakailanman. Dakila ang poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalangin tao. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya'y mamamalagi. Diyos ay tapat at totoo sa dumalangin tao. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag, sa kanya'y tapat at totoo. Diyos ay tapat at totoo sa dumalangin tao. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, ang aking pinakananais ay sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay, at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makagagawa ako ng mabubuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. Ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling ni Kristo. Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay, ay makababuti naman sa inyo. Kaya nga, mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Aleluya, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa ng isang denaryo, maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-iikakasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karapatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iika-12 ng tanghali at ng mag-ika-3 ng hapon at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iika-5 ng hapon, siya'y lumabas suli at nakakita pa ng mga ibang wala rin ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho." Sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi niya sa may-ari ng ubasan, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-ika-5 ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon, ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "Isang oras lang po gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakakapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad sa upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay nauuna, at ang nauuna ay nahuhuli."
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Alam ko na minsan sa mga panalangin natin ay minsan may kahilingan tayo pero iba ang ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Minsan may kahilingan tayo sa Diyos, pumunta tayo dito, may kahilingan tayo sa mahal na poong Nazareno, pero sa mahabang panahon ipinagkaloob sa atin, iba, hindi minsan nagkakatugma yung kahilingan natin doon sa ipinagkaloob ng Diyos sa atin. May mga panalangin tayo. Sinasabi natin sa ating panalangin, Panginoon, bigyan niyo po ako ng sapat na lakas, enough strength sa pang-araw-araw na pamumuhay ko, sa araw-araw na buhay ko. Pero minsan, lakas ang hiningi mo sa Diyos, iba ang kanyang ipinagkaloob. When you ask strength, but God gave you a lot of problems, a lot of difficulties in life, hardship in life. Di ba? Humingi ka ng enough na lakas, enough strength, pero binigay naman ng Diyos sa iyo problema, suliranin sa buhay, pagsubok sa buhay. Pero pagkatapos ng pagsubok sa buhay, suliranin sa buhay, ano yung nakamtan mo? Di ba? Lakas. Di ba yung hinihingi mo ay strength? No? Pero pagkatapos na mabagdaanan mo yung mga problema sa buhay, nagkaroon ka ng matibay na lakas. And God answers your prayer. Hindi nga lang sa pamaraan na gusto mo, kundi sa pamaraan at sa kilos ng Diyos. Gusto mo, bigyan ka ng Diyos ng yaman. Lord, bigyan mo ako ng kayamanan. Kaya nga ako nagsisimba. Kaya nga ako nagsisimba dito sa mahal na poong Nazareno para makamtan ko ang inihiling ko na bigyan mo ako ng kayamanan. Then, binigyan ka nga ng Diyos ng kayamanan, pero iba ang paraan ng kayamanan na binigay niya sa iyo. Mayaman ka sa kabutihan, mayaman ka sa magandang ugali, mayaman ka sa kabutihan, at mayaman ka sa kababaang loob. Hindi pera, pero iba ang binigay ng Diyos na kayamanan sa iyo. At yung kayamanan na yan ay hindi yan matutumbasan. Na at the end of the day ng ikaw ay when you face of your final curtain, na mamamatay ka na, yung kayamanan na yan, hindi man yan pera, pero madadala mo yan sa kalangitan. Paraan ng Diyos at paraan ng tao ay magkaiba. Ito yung hinihiling mo, pero minsan ang katumbas na ipinagkaloob ng Diyos sa iyo ay iba doon sa hinihiling mo. Again, when you ask strength, but God sometimes give you problems, difficulties of life. But after those problems, no? After those difficulties, ano yung napala mo? Lakas. Diba? Ngayon, tatanungin kita, natanggap mo ba yung gusto mong hinihiling sa Diyos? Oo, Father. Yung lakas. Ngayon, matibay na ako. Malakas na ako. Iba, ulitin ko po, iba ang galaw at kilos ng Diyos sa buhay mo kaysa mga expectation na hinihiling mo sa Diyos. Bakit po? The first reading, malamang sagot yan sa katanungan mo kung bakit iba ang kaloob ng Diyos sa kalooban mo. Iba ang pamaraan ng Diyos sa pamaraan mo. Narinig natin sa unang pagbasa, sinabi doon, ang aking isipay, di ninyo isipan at magkaiba ang ating daan. Uulitin ko. I think the first reading will answer your question. Ang aking isipay, di ninyo isipan at magkaiba ang ating daan. At yan, ang halimbawa, ang talinghaga to confirm the first reading na magkaiba ang pamaraan ng Diyos at magkaiba ang pamaraan natin. Magkaiba ang isip ng Diyos, ang kalooban ng Diyos at ang kalooban mo. Kasi nga, kapag narinig mo ang ating ebanghelyo ngayon, first na mararamdaman mo, naiinis ka. Hindi kaya sa mga negosyante na andito, na may mga workers, magagalit ka. Tama, di ba? Sa ating gospel, may nagtrabaho ng 5 a.m. Pagpalagay natin, umagang-umaga in the morning.
May nagtrabaho ng 9 o'clock. May nagtrabaho ng tanghali. May nagtrabaho ng 3 a.m. At ito pa yung masaklap. May nagtrabaho ng 5 p.m. At yung nagsahuran na sa arawan, pantay silang lahat. Natural lang na magalit yung 5 a.m. kasi umaga pa lang, akala nila na mas malaki ang matatanggap nila. Pero higit disappointed, higit frustrated because of the sense of equality. Lahat sila ay pareha. Diba? Minsan sinasabi niyo siguro, 5 taon, 4 na taon na po akong paulit-ulit dito pasimba dito sa Quiapo, Father. Tumatanggap pa nga ako ng sakramento ng pangungumpisal. First Friday, madaling araw, andito na ako. Pero bakit mas binibiyaan pa itong mga tao sa paligid, binibiyaan pa itong kapitbahay ko na hindi naman nagsisimba? Bakit pa napaka-blessed niya, Father, sa ako? Kaya kumpara sa akin, na parating nagsisimba, parating nagro-rosary. Diba? Ngayon, sasagutin ka ng Diyos. Huwag kang mag-alala, hindi mo talaga maintindihan ang pamaraan ko. Kasi iba ang pamaraan mo sa pamaraan ko. At nakita natin yan sa ating unang pagbasa at sa Ebanghelyo na ating binasa ngayon. No? Sabi natin, dapat, hindi dapat pareha. Malaki sana ang matanggap ko kumpara sa taong ito na hindi nagsisimba. Minsan nga kung ating pagninilayan, minsan sa isang banda, matuwa ka na kung mga bagay na hindi mo, ay yung mga bagay na hinihiling mo sa Diyos at hindi ito nagkatugma sa realidad, iba ang pinarating ng Diyos sa iyo, matuwa, magalak ka sapagkat ibig sabihin, kumikilos at gumagalaw ang paraan ng Diyos sa iyo. Amen? Sa, at the first place, masasaktan tayo. Magagalit siguro tayo sa Diyos. Bakit, Panginoon, ito may hinihingi ko? Tapos, ito yung binigay mo sa akin. Then, at the end of the day, you will realize, kaya pala, ito ang natanggap ko. Kasi, alam ng Diyos kung ano yung dapat sa iyo, ano yung nararapat sa iyo, at ano ang sapat sa iyo. Uulitin ko po, ang pamaraan ng Diyos ay iba sa pamaraan natin sapagkat alam ng Diyos kung ano yung dapat sa iyo, ano yung nararapat sa iyo, at ano yung daato yung sapat sa iyo. Instead na magreklamo ka, ay ikaw ay magpasalamat sa mga natanggap mo na biyaya ng Diyos. Baliktad man ito, hindi man ito sumasang-ayon sa hinihingi mo, pero alam ng Diyos na makabubuti yan sa iyo. Sapagkat, ulitin ko po, kumikilos at gumagalaw ang Diyos sa buhay mo sa ibang paraan na hindi naaayon sa paraan mo. My dear brothers and sisters, hindi mo dapat siguro kung marinig mo yung gospel, malamang magbabago yung prayers mo. Sasabihin mo siguro sa panalangin mo, Panginoon, hindi ko na itatanong o i-question sa iyo kung ano yung kalooban mo sa akin, kung ano yung dapat na ibigay mo sa akin. Oo, madami akong mga hinihingi sa iyo, Panginoon, pero bahala ka na kung saan doon sa mga hinihingi ko ang ipagkaloob mo sa akin. Pero hindi ko itatanong kung ano ang kalooban mo sa akin, kung ano ang paraan, pamaraan mo sa buhay ko. Ang ipagdadasal ko na lang ay ganito. Sana, Panginoon, ay maging handa ako at matanggap ko kung ano man ang pamaraan at kalooban mo sa akin. Sapagkat naniniwala ako na iba ang pamaraan mo, iba ang kilos mo, iba ang galaw mo sa pamaraan at galaw ng buhay ko. Kaya, ang inihiling ko lang sa inyo, help me to accept and to be ready sa mga kalooban na gusto mong ipagkaloob sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ngayon ay ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako
sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak sa Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos sa mang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang pagkamit natin ng kaharian ng Diyos ay nababatay sa paggawa natin ng mabuti, isang pakikilahok sa pagbubukas loob ng Diyos. Hilingin natin sa ating Ama ang mapagbigay na may-ari ng ubasan na gawin niyang tayong mga mabubuting manggagawa sa kanyang kaharian. Buong tiwala tayong manalangin, Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Para kay Papa Francisco at sa mga namumuno sa simbahan, maging tapat nawa sila na tagapagpahayag ng salita mo, Diyos, sa kabila ng pag-uusig at kahirapan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, mga mambabatas at mga negosyante, tulungan nawa nila ang mga mamamayan sa kanilang pagpupunyagi at maglaan nawa sila ng marangal na trabahong may makatarungang sahod para sa bawat manggagawa. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Para sa mga manlalayag at migranteng Pilipino, patuloy nawa silang maging matatag sa kanilang pananampalataya at sa anumang uri ng utos at pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Para sa mga yumao, tignan mo nawa, O Diyos, ang kanilang mabuti at tapat na paglilingkod habang sila'y nabubuhay pa dito sa lupa. At pahintulutan mo nawa silang magkamit ng pangbuhay sa piling mo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Ama naming tapat, nawa ang kagandahang loob mo ang siyang gumabay sa amin upang maiwaksi namin ang pagiging makasarili. Turuan mo kaming maging mapagbigay at inihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Thank you.
magsitayo na pong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahahayag namin ng may pagnanampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami ay palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahat ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Panang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo Diyos samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tangi sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang sa aming tinanggap ay sinawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw. Bunga ng iyong pagtugos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.